Shirley. Bala Yair. Bala Yair. Arel Shirley. Biglang may pumasok ng mga armadong lalaki at pinalo ako ng M16 sa tiyan at sinabing mga salot daw kami sa Lipunan, palaban daw kami sa gobyerno, mga NPA daw kami. Sa pilitan na lang kinaladkad yung kapatid kong si Reynaldo. Doon sa Port Magsaysay, pinahiga kami na may tali ng kadena yung kamay paa namin. Binubuhusan ng tubig yung ilong namin habang may tumatadyak sa tiyan at sa dibdib namin. Palo ng kadena, paso, pinagpapaso yung buong katawan namin. Minamartilyo din nila yung mga baraso namin at kinulong kami parang isang bartuli na nakakasya lang ang isang tao. Pero pinagkakasya nila doon yung apat na tao, dalawang tao, na hindi ka mahanginan, hindi ka masikatan ng araw, doon ka na tumatay, doon ka na maliligo, at isang beses ka lang nila kung pakainin, dalawang beses ka pa nilang bugbugin sa loob ng isang linggo. Wala akong inamin sa kanila dahil wala naman akong aaminin na ginawa ko. Pinagkukwentuhan mismo ng mga nagbabantay sa amin na utos daw ni Lolo kung kailan kami papahirapan. Dinala ko sa isang barangay hall. Doon ko na nalaman na yung tinatawag nilang Lolo ay si Ubito Palparan. Pagtawag niya sa akin, sinabi niya sa akin ni Ubito Palparan na magpakabait daw ako. Patunayan ko doon sa kanila na nakakampi na nila ako. Nung masabi ko na yun sa nanay ko, sapilitan na akong inyalis ng mga military. August, nung dinala ako, August o September, nung dinala ako sa Campo Texon, San Miguel, Bulacan. Nung makita ko si Sherlyn, nagkakwentuhan kami ni Sherlyn, doon ko na nalaman na kasamahan niya si Karen. Ang sinabi sa akin ni Shirley noon ay sila ay nakaranas ng iba't ibang klase ng torture mismo nung pagkakakuha pa lang sa kanila mismo sa Agunoy, Bulacan. At si Ubito Palparan mismo din ang tumorture sa kanya doon sa Agunoy, Bulacan. We do not know of empenyo and kadapan, but in our verification in the area supposedly where it happened, I think there was those who were abducted by the code name of Tanya and Kalisa. Yun ang sabi ng mga tao in the vicinity. That they were NPAs. Pinadugo yung kanyang bibig. Sinasapok daw ni Ubito Palparan yung bibig niya. Sinasi daw sinusuntok sa tiyan at saka sa dibdib. At pinagpapalo din daw siya. Nang pagpapaamin daw sa kanila ay NPA din. Ay, hindi ko naman sinabi na NPA. Ang dumoko doon, I really don't know kung sino sila. Isang kaming buhay alipin, buhay alila na kinakailangan sumunod kami sa lahat ng ipagagawa at ipag-uutos ng mga militaring taga 24th IB. Bigla na lang nakita ko si Sherlyn na nakahubo at nakabitin yung isang paa niya at nakatuwad yung bangko. Pinagpapalo at pinaglalaroan ng kahoy yung masela na bahagi ng ari nila. At si Karen ay nakagulong mismo sa lupa. We are confident that we are not guilty. But as to the decision of the panel, we don't want to preempt their decision. Ang ginawa kong pagtitestimonya ay una para din sa nangyari sa aming magkapatid.
Pangalawa, sa kung matagal kaming nagkasama-sama nila Karen at nila Sherlyn, na ang usapan namin kung sino ang makakalaya, ay tutulungan namin ang bawat isa. Of course, palaging ganun naman ang accusation nila. Once we defend ourselves, sinungaling. Sinasabi niya, mga NPA naman to talaga kami. Bigla siyang kumakambyo na hindi siya yung dumukot sa amin at hindi ro niya ako kilala. Pero alam niyang NPA kami. Hindi siya ang dumukot sa amin. Alam niyang sabihin na NPA kami. Agawin ang kapangyarihan sa gobyerno. Yan po ang kanilang pinaka-adhikain nila. Sa laban namin noon at ngayon ay pinagpapatuloy ko laban sa mga teroristang Communist Party of the Philippines, CPP-NPA-NDF, na nandyan pa rin at lumalago pa yung kanilang organisasyon, ay dapat po nating supilin itong mga ito. Sa tapos puro yun. Kaya na lang iyan.